A meeting of minds with one purpose, to be subversive. We drive verses of convergence of lyrical merchants. Collaborations with Picasso, paint wordscapes, literary masterpieces, create a stroke of genius. Portray society with all its profanity. Embrace humanity and let God preserve my sanity. But in reality, we gotta learn how to love ourselves. It doesn't really matter which way the cards are dealt. Life is a school of hard knocks, it's full of lessons. You win some, you lose some, but don't forget to count your blessings. Times like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Baka maliwalas niya, no? So ayun po mga kaoso, no? At kasalukuyan na ano nang alahati na po yung tinabas-tabas nila. Ayun po nang ilan niya. Kapag wala kami masyadong kasama kasi ano, ayain niya po. Mayayain itong mga palay na to kasi ito yung tinatawag na shy rice. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Na, ano, nasa-shy sila kapag may kalap na ibang mga tao. Shoutout nga pala sa boss namin, si ano, si Ma'am Sheena. Itong purpose nitong goma na to is ano yan, yung kapag, diba, ano yan eh, tapos na siyang mahulog. Etong mga to, pipit-pitin mo yan sa ano, sa pinakasahig niya. Gagantuin mo siya. Gagantuin mo siya. Para pag ano niyan, pag kuha mo niyan, bigas na. Hindi na yata ako makapaniwala. So, si ano, ang unang gumamit ito, si Lapu-Lapu. Sa digmaan dun sa General Santos City na pinamunuan niya. Kalaban niya si ano, bago niya makalaban si Lapu-Lapu, nakalaban muna ni Magellan si Francisco Malalagtod. Yun, una niya nakalaban. Ito yung gamit niya. Kasi si Magellan, maawain yan. Ito lang itinama niyo, itong walang talim. Poing, poing, kinanang ganun niya lang. Kumbaga binantaan niya lang. Okay, dito, kutusan ko kayo. Parang ganun. Binalaan na kita, diba? Nakikita nyo saging ng mga yan. Ano yan? Ayan, tinatawag na native bananas. Tumutubo yan mga kaoso, puso lang. Walang saging. Ano, yung saging nila, isang piraso lang yan. Tapos isang piling ng puso. Kaya tinatawag na native saging yan. Ibang klase. Hindi mo na rin pwede pauwiin na sinabi mo. Tapos dito, sa party dito, nakikita nyo, yung mga yan, is pag nga may-ari yan ng ano, ng may-ari. Yun. Magpapatawa ka ba? Pagpunta ng paa mo dun sa, ano, sa espalto na lupa na yan. Espalto yan, yan. Ano yan, parang yung, ano siya, may ibang klaseng, ano, healing abilities yung, parang, ano yun, parang namamassage yung ano mo. May ano kasi yung black stone na pampaano, na may halong, kating ko na may halong Bix. Medyo masabi feeling eh. Dito ka rin makakita ng kohol. Sa mga ano dito. Yan ang peste dito sa ating ano. Ano? Paano ang kulay ng sariwa ganyan? Paano pag ganito yung mga ganyan? Yan yung tama. Yan parang ano, kumbaga sa prutas, hinog. Hinog yan. Ito yung hilaw pa. Then mga kaoso, yan ang kakalabasan niya pag nagapas na. And yung pan, makikita niyo yung difference kasi yung ginagapas ng bayaw ko sa dito sa mga ginapas niya is ano. So ngayon na natin natunghayan mga kaoso na ito palang mga ito, ito mga ginapas na ito is ano na pala yan. Useless na pala yan. Hindi na pala yan gagamitin. Na kung gamitin man daw, unting punla na lang yung ma ano diyan.
makukuha. Ito na yung mga gapas nila. Pero ang pinagtatakahan ko lang is kung bakit kahit na ano nagsasaka sila is gwapo pa rin. Tingin nga yaw. Oh, nakita nyo yun? Ganun ko gwapo. Hindi ito, mare. Isa itong bola. Pagsusukuan at huwag mapili sa trabaho. Dahil pag natutok na kahit kailan di yan maagaw sa iba. No, kung sasabihin yung mga kauso na ang hirap ng trabaho sa pisina, nakakasakit ng ulo, no? Eh dito kayo magtrabaho. Tignan natin kung sino yung mas masakit ang ulo. Sabi nga ng mga matanda, di ba nila mabuhay ka sa damo, huwag lang sa bato. Dahil, huwag mo lang subukan. Masisira ang buhay mo. Alam niyo kung bakit kami, ano, kayo manggi kasi, I'm in the pure blood of the Filipino, man. Well, that's because I'm a full-blooded Filipino. Shout out sa family ko, kay ate, kay kuya, kay mama, kay papa, kay ninong, kay ninang, kay uncle. Pantal. Ayun ang mga naranasan kadalasan ng mga magsasaka natin. No? Ano mo muna to? Tapos yung kamay mo, gaganto mo dito. No? Pero dito sa amin, hindi masyadong mataas, kaya dito lang siya. Ngayon, pababa mo. Pagbaba, gapas. Ganun lang kasimple. Tapos ito, itatabi mo siya. Iti tears of joy mo siya sa ledgy. Gapas mo is tutusok mo doon sa safety na lugar. Yan. Tapos, pag nakagapas ka ng ganito, karami, pwede na yan, pahinga ka na. Sabuti mo yung sarili mo. Pahinga ka na. Hello, guys. This is Makmak. This is Aljon. Sa ugali, wala pa rin binago. Aljon Cape. Ano, Coco Hunter cut nga. Magayon dun sa Kabikulan. Alisan mo muna ang dulo. Oh, tayo no. Pag nakuha mo na, eh, pag naalisan mo sa dulo, mababakba, maalisan mo yun ang ano. Ito na yan. Yan. Dapat si bibilad siya. Dapat yung matigas na. Yung tumatalik, na may tunog na sangipin pag tinagat. Yeah. Ito nga pwede na. At ngayon nandito tayo sa nakaharang ka. Nandito tayo sa ano, sa Kamedalia, sa Baaw. And for today's video, mga kauso, ay kwentuhan ko kayo ng alamat ng uma. Is uma. Di ba tama ba yan? Uma. O as in O or U? U. Uma. Uma. Noong unang panahon dito yaw. Ayaw di ma. Eh tinawag na uma to. O yung mga tanim dito kasi yaw. Is ano yung pampataba dyan is yung mga dumi ng ano ng baka. Uma. Ah. Eh tinawag na uma. Ngayong alam na natin at natalakay na natin kung saan ang galing sa itang uma. Ang history ng uma talaga, ang unang namuhay dito is si Nestor Calungsod. Nestor Calungsod, yan ang pinakasikat na magsasaka dito. Nagtataba siya ng mga gandong palay, yaw. Simula alas 4 hanggang alas 4 uli ng umaga. Straight yan. 24 hours. Kaya alas 4 niya ginaano yun. Kaya tabas yun. Kasi yung may palata yan. Yung 4 sa kanya, ibig sabihin, pag sumapit yung alas 4, magka 4 kantos na yan. 4 kantos, Jim. Ah!
Ito ang alak na tinatawag kong lakas espiritu. Ano yan? Kumbaga may ano, mahirap lang ang buhay dati nila talaga. Kaya ano siya, talagang hindi siya ano, hindi niya kumakain eh. Kumakain man yan, gusto niya yung mga sinigang sa gin. Hindi totoo yun. May halo pa rin gin. Hindi yun. Ano kumbaga yung pampalakas niya eh. Yung gin na yan talaga, ang personal ingredients niyan is pala rice. Mayroong halong rice yan na pinino lang siya. After na one liquid. Kaya napapansin mo, yung pag ano yan, may demonyo, may Diyos. Di ba may drawing yan? Kala mo yung demonyo? Yung hawak niya, kalaykay yan. Kalaykay yan yaw. Kaya pang kalaykay niyang ganun yan. Kasi ayun si Pedro Calungsod. Naging masama siya sa ano ng tao kasi lahat ng palayan dito sa Uma, inangin niya. Kaya ang nangyari diyan kay ano, kay Pedro Calungsod. Ano siya? Siya yung nilagay sa gym. Yung talagang ituro niya. Ayan ang alamat ng Uma. Dati hindi naman to ano, hindi naman to ganito eh. Takbuhan to dati ng mga ano, jogging Olympics. Mula dito, hanggang doon sa ano, San Nicolas. Alam niyo kung bakit tinawag na pala ito? Kaya tinawag na pala yan kasi para siya nakalaylay. Nakalaylay oh. Palay. Wala akong tiwala sa taong yan! Nakakatawa kayo lahat. Ito na nakikita niyo mga kaosan na tubig dito is ano yan, bukal. Nakikita niyo yung sound na yun? Weird sound. Sa amin, iba ang bukal eh. Alam buk. Bukal buk. Bukal, bukal, bukal. Patigas ang ulo. Ang galing! Ang samaya! Pag inuulit-ulit mo kasi sa itang bukal. Kalbo eh. Bukal, bukal. Wherever you go, I always know. Even smile this for a while now. That's your guitar. Wherever you go. Erica, para sa iyon. Yan. Ito palang tali na to mga kaoso na kanina ko pa pinag-iisipan kung anong purpose niyan. Ayan palang tali na yan is pambugaw ng mga ano, ng mga ibon. Kasi yung tunog niya, may weird siyang tunog. Wiu, 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 wiu. Ang nga. Oo, oh, ayun, narinig niyo ba? Ako ko narinig. Parang makina. Dinog siya. Pag-zoom, dito sa akin. Ano na muna kamulak? Ano, takahap ko kaya? Ano, makita ka?